Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan. At ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang puot at pag-iinggit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo rin ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kabutihan. Dili-diliin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kanya. Alalahanin mo ang tipanang kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Iyon taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kaluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa sarili lamang. Kung tayo nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyong, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, magkailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipinasa ng isang hari na pagbazarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso dahil sa siya'y walang ibayad. Iniutos ng hari sa ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nakmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong ang lahat. Naawa sa kanyang ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay makatagpo siya ang isang sa kanyang kapwa lingkod sa may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nakmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilang niya ang kanyang kapwa lingkod
hanggang sa ito'y makabayad nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari. Sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong na ang nagyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nakmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilango hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Ngayon din ang gagawin sa inyo ang aking ama na sa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kabatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga giliw nating nakikiisa sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. At sa atin hong kasama, siya ho ay from the Congregation of MSP. Siya ho ay galing sa Vietnam, si Reverend Vien. Ano? Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 24th na linggo sa karaniwang panahon. Sa atin hong mga pagbasa at kahit o sa ating mabuting balita, iisa ho ang pinapatungkol sa atin ng Diyos. Ano ho ang pinapatungkol sa atin ng Diyos? Yun ho ay pagpapatawad. Mga kapatid, sa ating buhay ho, ito ho yung malimit na napakahirap nating ibigay. Sa ating buhay bilang Kristiyano, ito lang mahirap tayong magkaloob sa mga taong nagkasala sa atin. Pero kapag tayo ho ang nagkakasala, ang gusto natin palagi, tayo ay patatawarin. Mga kapatid, nagtanong ho si Pedro kay Jesus kung makailang ulit po ba dapat patatawarin ang paulit-ulit na nagkasala sa atin. At sinabi pa niya, makapito po ba, Panginoon? Sinabi ni Jesus, hindi makapito, kundi 70 ulit panito. Hindi lamang 7 beses, 70 ulit panito. Mga kapatid, sinasabi ni Jesus sa ating mabuting balita, kailangan araw-araw tayong nagpapatawad. Mga kapatid, dalawang mahalagang bagay po ang pagnalayan natin o tinatanong sa atin ni Jesus, kailan ba dapat tayo nagpapatawad? Kailan ba ang tamang panahon na tayo dapat ay magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin? May oras po ba? Mamaya po ba? Bukas? Sa makalawa? Sa isang buwan? Sa isang taon po ba? Kailan ba ang perfect time na tayo ay magpatawad? Mga kapatid, wala hong perfect time sa pagpapatawad. Ang tamang panahon ay ngayon na. Hindi mamaya na, hindi bukas na, hindi sa makalawa, hindi sa isang taon, kundi ngayon na. Maaari nga magtatanong tayo, Father, paano kung bigat na bigat pa rin ako? Hindi ko pa rin kayang patawarin. Father, aantayan ko yung perfect time na iyon. Aantayin ko yung panahon na kung kailan maluluwagan na ako. Mga kapatid, ang tanong, paano kung dumating yung perfect time na iyon,
lumisan na ang taong nagkasala sa iyo? Paano kung ang perfect time na yon, wala na siya? Paano kung ang masasabing mong perfect time para sa iyo, wala na yung taong patatawarin mo? Kaya mga kapatid, huwag tayong maghanap sa ating sarili kung kailan ang perfect time. Ang sinasabi ni Jesus, kailangan magpatawad tayo. Mga kapatid, dalawa ho ang naluluwagan sa pagpapatawad. Yung taong pinatawad at tayo na nagpatawad. Kailan ba natin luluwagan ang ating sarili dahil sa galit? Dahil sa yamot? Kailan ba natin bibigyan ng kalayaan ang ating sarili upang lumaya dahil sa dami nating galit sa ating kapwa? Mga kapatid, hindi lamang naluluwagan ang taong pinatawad. Tayo rin naluluwagan mismo dahil sa pagbibigay natin ng patawad. Mga kapatid, sinasabi sa ating unang pagbasa, sabi ni Propeta Sirak sa ating unang pagbasa, kung sino man ang hindi nagpatawad sa kanyang kapwa ay hindi rin magkakamit ng awa sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Kailangan ba na magkimkim ako? Kailangan ba na ibaon ko na lamang sa aking sarili ang aking galit? Kailangan ba nakulungin ko na lamang ang aking sarili dahil sa bigat ng aking nararamdaman, dahil sa mga taong nagkasala sa akin? Kailan ko ba palalayain ang aking sarili? Mga kapatid, ito ang tamang panahon upang patawarin ang lahat ng nagkakasala sa atin. Ito ang tamang panahon upang luwagan natin ang ating kalooban. Ito ang tamang panahon upang palayain ang ating sarili dahil sa pagkimkim natin ng ating mga galit. Magpatawad tayo. Pangalawa, sino ba ang dapat patatawarin? Meron bang personalidad? Meron bang katayuan? Meron bang estatus sa buhay para sila'y patawarin? Kailangan ba siya'y mayaman? Kailangan ba may katayuan siya? Kailangan ba kilala siya? Yun ba ang sinasabi ni Jesus sa ating mabuting balita? Mga kapatid, sinaysay po sa atin ni Jesus sa mabuting balita kung paanong binigyan ng hari ang may utang sa kanya ng pagpapatawad. Panahon upang siya'y magbago. Panahon upang mabayaran niya ang lahat ng kanyang mga utang. Meron bang kilala na dapat lang natin patatawarin? Yun bang mga kaibigan lang natin? Yun bang mga kakilala natin? Yun lang bang malapit sa atin? Yun lang ba dapat ang ating patatawarin? Sino ba dapat ang ating patatawarin? Mga kapatid, alalahanin natin sa pagdadasal natin ng Ama namin. Ano ba ang sinasambit natin sa dasal na Ama namin? Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Meron bang pinili ang Diyos? Meron bang sinabi ang Diyos na kayo lamang ang aking patatawarin? Ito lamang dapat ang mga taong ito ang aking patatawarin. Wala hong pinili ang Diyos na patatawarin, kundi lahat ay pinapatawad niya. Mga kapatid, ganun din ho ang inaantay sa atin ng Diyos. Ganun din ho ang inaasahan sa atin ng Diyos. Kung paanong kapag tayo lumuluhod sa harapan niya, kung paanong tayo'y nagmamakaawa sa kanya, ibinibigay niya ang awa, hindi niya tinitingnan ang estado ng buhay natin. Ganon din, mga kapatid, tayo, ang inaasahan sa atin ay magpatawad.
Ganon din ang inaasam ng Diyos na maibigay natin sa mga taong humihingi sa atin ng tawad ang tunay na pagpapatawad. Sapagkat mga kapatid, sinasabi na Jesus, kapag hindi tayo magpatawad, gayon din ang gagawin sa atin ng ating Amang nasa langit kung hindi natin patatawarin ang ating mga kapatid. Kaya mga kapatid, inaasahan ng Diyos sa ating buhay, hinahamon tayo na kailangan tayo ay magpatawad. Hindi natin titingnan kung sino. Siya ba ay kilala? Siya ba ay may katungkulan? Siya ba ay malapit sa akin? Dahil ba siya ay walang maibigay sa akin, hindi ko na patatawarin? Ganun ba dapat? Mga kapatid, hinahamon tayo ng Diyos. Ako, kayo, pare-parehas tayong may kahinaan. Pare-parehas tayong nagkakasala at nagkakamali. Pero anong ipinagkakalob sa atin ng Diyos? Kapag tayo humaharap sa Kanya, kapag tayo lumuluhod sa Kanya, kapag tayo humihingi ng tawad sa Kanya, ang ibinibigay sa atin ng Diyos, ang Kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. Ang Kanyang dakilang awa. Ganun din ang inaasahan sa atin, tayo bilang mga tao. Kung ang Diyos nagpapatawad sa atin, hindi tinitingnan ang estado ng buhay, tayo kaya? Paano tayo nagpapatawad? Mga kapatid, dalawang mahalagang bagay po ang ibinibigay sa atin ng Diyos sa araw na ito. Ikadalawang pung apat na linggo sa karaniwang panahon. Tinatanong tayo ng Diyos, kailan ba dapat tayo magpapatawad? Mamaya ba? Bukas? Sa isang buwan? Sa makalawa ba? O sa isang taon? Mga kapatid, sinasabi ni Jesus, hindi dapat mamaya na. Hindi dapat bukas na. Hindi dapat sa isang buwan. Hindi sa isang taon, kundi ngayon na. Pangalawa, sino ba dapat ang kailangan nating patawarin? Yun bang kilala? Yun bang may katayuan? Yun bang mayaman? Kailangan ba nating tingnan ang estado ng buhay para sila'y patawarin? Mga kapatid, sinasabi ni Jesus kung paanong pinapatawad niya tayo, hindi tinitingnan ang estado ng ating buhay. Ganun din dapat ang pagpapatawad natin sa mga taong nagkakamali sa atin. Hindi natin tinitingnan kung ano ang katayuan niya sa buhay. Mga kapatid, dalawang mahalagang bagay. Kailan ba tayo dapat magpatawad? At sino ba dapat ang ating patatawarin? Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid nating tayo'y makasalanan at tungkulin nating magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Kaya nga hilingin natin ang biyayang mahabag at magpatawad tulad ng Diyos. Itugon natin, mabaging Panginoon, dinggin mo kami. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa
para sa simbahang panlahat at lokal. Naway siya'y maging malinaw na tanda at kasangkapan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat nating pinunong espiritual, naway patuloy silang maging inspirasyon namin sa kanilang kagandahang loob sa lahat ng nagkasala sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan at iba pang nanunungkulan, nawa maging mabuti silang halimbawa sa pakikipagbati at pakikipagtulungan sa kalaban ng sa politika, alang-alang sa kaigagaling ng bayan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa iba't ibang antas ng lipunan, nawa sila'y maging makatarungan sa isa't isa at magtulungan para sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naapektuhan ng mga pag-uusig at mga gawa ng mga terorista, nawa mapatawad nila ang mga may pananagutan sa kanilang sinapit at makatagpo ng katahimikan sa magpagpagaling na pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tanda at kasangkapan ng iyong mapagpatawad na pagmamahal. At sa gayoy itaguyod ang kapayapaan ng kaharian kung saan ka nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming pinagtinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, kaysa ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. May kababaan ng loob, sama-sama tidulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay diyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong nanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang lagi na mamayani sa amin. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyoko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Bigyan nawa kayo ng Diyos ng pusong maunawain at magpatawad sa lahat ng nagkasala sa inyong anak magpasawalang hanggan. Amen. Bigyan nawa kayo ng lakas para matiis ninyo ang lahat ng hirap sa buhay ng buong tiyaga at karangalan niya at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng masaganang gantimpala sa lahat ng kabutihang gagawin ninyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo taklay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.